Ayan, kakaiba naman kasi mag-partner ngayon sa segment na ito. Ano po? Ito yung mag-partner naman na de papeles. Di papeles. Papeles. At walang ano, walang kawalaan sa isa't isa. No, talagang... Hanggang sa bahay, mag-partner. Sa lahat ng larangan, mag-partner. Mm-hmm. It is our very, very special privilege to have with us this afternoon. Sino uunahin ko yan? Hindi ko na alam kung protocol. Protocol ngayon. Kasi dati-dati, uunahin yung lalaki. Kasi yun ang nakapwesto. Oo nga. Eh ngayon yung babae ang nakapwesto. O, paano ngayon yan? Hindi, protocol. National muna. Aha. Okay. Senator Lauren Legarda, nag-iste. Yes. Tama ba yan? Tama yan. Thank you. Chairman, ano, consul, honorary consul, ang daming, everybody knows him as Tony Lovice. Good evening. Magandang gabi sa inyong dalawa. Tama ba yung ginawa ko, Lore? Siya na ngayon. Talagang ganun muna. Babae muna, di ba? Gentleman naman siya. Aha. Pero sa bahay pa paano? Everybody calls you Senator. No, sa bahay ba? Lauren pa rin ako. First of all, congratulations. Thank you. Mel and Jake. No, pati sa Mel and Jake. Pagkakalala ng babae, babae muna. Diba? Right. Congratulations. We're so happy to be back here. Naku, paborito niya kayo hanggang ngayon. Pinagmamalaki niya yung tape na yun. Maski 1 year after nag-guest kami nung nakaraang panahon, mga tao hanggang sa Mindanao. Nakita namin, sumikat niya. Isang guesting pa lang yan, ha? Hindi ko nalilimutan ang pagkatapos ako nag-appear sa inyong program years ago. Hanggang ngayon, yung fans club ko buo pa rin. Yan ang tanong ko, no? Alam ko, mga Batanggenyo, kinakailangan sila yung hari sa loob ng tahanan. Susunod, ano, ha? Pero, Gop, Senadore, Bueno. Paano? Kami ang mga Batanggenyo, hindi dapat napayag na ganyan. Opo. Pero sa pagkakataong ito, ako'y pumapayag na beauty before age. Ano ba yan? At saka, isa pa, mas malaking pagmamahal ko sa kanya kaysa pagmamahal niya sa akin. Kaya, maaari na sa akin yun. So, okay na lang yun. Pwede na. Pwede na. I am sure there will be, ano, sa tahanan ba may usapan na, Loren? Anong mga aspeto ang iiwan niya sa'yo? At anong mga aspeto ang hindi mo pwedeng maliin pag siya na nagsabi? Actually, wala talagang usapan na pinag-usapan namin na one day itong gagawin natin. Uh-oh. Pero understood pag sa home, no, sa tahanan, uh-oh, ako lahat. Ah, ikaw lang. No, when I say hindi ako lahat ikaw ang na, final say o ikaw ang first say? In the past 13 years that we've been married, if you look back, no, parang ang mga major decisions, kung san, when I say, saan na mag-aaral ang mga bata, okay, paano sila i-disiplina, mm-hmm, saan titira, saan kami titira, uh-oh, ano ang, kailan kami magbabakasyon, mm-hmm, saan kami pupunta pag magbabakasyon, okay, kami, uh-oh, paano aayusin ang bahay, mm-hmm, paano mag-celebrate ang birthday, mm-hmm, mga maliit na bagay, hanggang sa malalaking desisyon, uh-oh, how to discipline the children, will we spare the rod, all those things, pinag-uusapan, pero ultimately, he leaves it to me. Dahil siguro malaki ang kanyang trust sa akin na I know best. Kailangan siguro bigyan ng konting explanation yun. Baka kalain ng mga nanonood eh. Under desire kayo. Sa bagay na yan, ulit kung ako'y Batanggenyo, hindi na ako napayag ng ganun laman. Sa aming bahay, I have always the last word. Kung meron siyang gusto, pipilitin niya, pagkasalita niya, sabihin ko, yes, dear. Ngayon, eto. Pero, bating kang politiko. Ngayon, paano pag national, may issue ngayon na talagang very, very emotional. That has happened to us, yes. Oh. Difficult. Paano ngayon? How do you handle those situations? Nabanggit mo yan. Normally, sa aming 13 taong pagtitisan, ay pirmi ng walang mabigat na naging problema, kundi minsan. Mm-hmm. Nung ako'y napakinsapan ni Pangulo at ng mga iba pang mga kaibigan na convincing ko raw si Loren na bumuto ng yes sa BFA. That was Victim actually forces, the Victim Forces Agreement. Okay. Hanggang sa kami nagpunta pa sa Malacanang at sinabi sa akin ni Presidente, ito naman eh, kailangan ng bayan at naman lahat na. Ay kala ko'y kayang-kaya ko. Eh nung hindi ko makuha sa kanya, ako'y nagtampo. Ako'y hindi na nagintay ng botohan sa Senado. Nagpa-Amerika na ako. At ayaw kong mapahiya ni Presidente Laluna, sinundan niya ako. At nung pagdating niya sa airport, sinalubong ko naman siya sa Los Angeles. At sabi ko, alam mo, Loren, lalong ako'y humanga sa'yo nung hindi kita makumbinse at nanindigan ka sa gusto mo. Pero sagot naman niya sa akin, kaya naman, Tony, nung hindi mo ako pinilit, lalong minahal kita at inibig kita. Siguro, dapat mag
backtrack tayo ng konti, no? Because actually, that was the most difficult time in my whole life, no? Nandiyan si Pangulo, nandiyan ang aking asawa, at mga kaibigan nagsabi to vote, no? Pinag-aralan ko talaga ng husto. And napansin niya, mga one week before the vote, hindi ako makatulog talaga. I kept on tossing and turning. Then finally, when I made up my mind that I will vote in the negative, sumulat ako sa kanya ng note, "Dear darling, please support me in this. I could not be true to other people if I could not be true to yourself, to myself. I could not be true to you or to other people if I could not be true to myself. I will have to vote according to my conscience. And I could not make good as a neophyte senator kung sa simula pa lang ng aking panunungkunan ay dahil na sa pakiusap ng ibang tao ang magiging boto ng aking konsensya. Alam mo, nagkaiyakan pa ng konti kami noon. First time that he cried pagkatapos noon. So that was very difficult. So what is the time na chismis na nag-break up yata kayo? Yan ang magandang balikan natin, ma'am. Pagkalipat lang ng ilang anak buhay. Alam nyo bang ito si Tita Mel at Tito Jay? Basta argumento, hindi magpapatalo. Isa pong masaya, maganda, mapayapang talakayan ang ating iahandog sa kanila ngayong hapon. Kung wala kang problema, walang mainit ang ulo at saka nagkakasundo yung mag-asawa. Eh, pag nag-aasaran sila. Ano ito, Parts? Kasi Parts, parati ko nakikita sa kotse mo, yung mga caps mo. And you know, he has a lot eh, kasi alam nyo naman, may tinas. No? At wala doon silang kahilig-hilig kumanta. We are next in line. My funny valentine. Oh, tama na. Ang ganda na lang. At mas lalong wala silang kahilig-hilig sumayaw. Yan ang mga host namin. Di lang pang talk show, pang variety show pa. Balik po tayo sa ating 4th anniversary special dito sa The Westin Philippine Plaza, Manila. At tama-tama yung iniwanan natin kanina kasi pinag-uusapan doon. Paano sila mag-asawa pero ang hirap noon kapag may issue pinag-uusapan o meron. Halimbawa, yung tampuhang ganun, talagang dinamdam mo, Tony. Yung hindi ka napagbigyan. Hindi ka napagbigyan sa BFA. So you went to the States? Yes. With my two children. Then I followed the next day. Para kang iniwanan. Para akong iniwanan. Ayun ang feeling mo nun? Well, I had to do what I had to do. Alam ko that eventually, ay papatawarin niya ako dahil ang aking hindi man pagkakasala. Talagang ginawa ko lang ang aking dapat gawin ayon sa aking paninindigan. And I knew that he would understand me eventually. But this is the time nga na nag-chismis kayo na naghiwalay na. Yan ba yun? So ba yung may mga nagsabi sa radyo, hindi kayo yon. At siguro sa print, may mga nag-insinuate, no? Na dahil doon naghiwalay kasi iniwanan ako ng isang araw lang naman. Isang asama pang dalawang anak ko. Ba't naman sumunod ka kagad? Hindi ka muna nagpa isang linggo, tatlong araw? Hindi ako pakipot eh. Hindi ka pakipot talaga. Hindi. Pero it also, ano, nagsisip ka rin, no? Na baka nga sumobra naman ang tapo niya sa'yo, ganon. That you had better go there. Masakit sa akin na nasaktan ko ang aking minamahal sa buhay na medyo napahiya siya sa kanyang pinangakuan. Ngunit winaway ko ang overall consequence. Kung hindi ko naman gagawin ang ayon sa aking konsensya, ay buong buhay ko hindi mapapatawad ang aking sarili. Wala na akong kwentang tao, maski kanino man. And did you understand that eventually, God? Naintindihan mo na yung... Abay, nung ako'y sinundan niya at kanyang sinabi na lalong lumaki ang pagmamahal niya sa akin, ay, tinatawad ko na. Pero ang tungkol niya sa mga hiwalayan, sa 13 taon namin, ay hindi minsan o 2 beses ko nababalitaan. Pero ang totoo yun ay wishful thinking lang ng mga napapaibig sa kanya. Ano talaga hindi mo mababayaan? Ano? Okay, other things na paano nire-resolve yung conflict among yourselves? Alam mo, contrary to what people think, no? Kasi nga, para kaming soulmates, which I think we are. Pero I guess magsi-soulmates, may mga differences, no? Yeah. Dahil una, ibang generation kami. Ayun na, magagalit naman yan. Ibang generation, ibang kultura. Matagal na siyang nasa politiko. Ako, bago lamang. So may differences, may conflict. Pero, dine-resolve yan bago matulog at sa magandang usapan. Paano maglambing si Loren pag may kailangan sa'yo? Bueno, yan eh, paghiga namin sa kama, sa akin, may haplos pa,
How do you feel tonight? How do you feel tonight? Hindi ko kaya. Sabi ko, hindi, gusto ko siyang pakinggan. Maliit ang siyan mo ngayon, ha? Uy, ang gwapo-gwapo mo, yan. Tapos, pautang. Gusto niya nilalangis muna siya. Nako, mga lalaki, madaling bulan. Ah, madaling bulan. Oo. Sabi mo lang, kumikinis sila at tumilit ang siyan. Papautang. Nagpapabuhay naman. Pero ang totoo niyan, Nel, ang pagsasama ay nasa pag-uunawaan. At ang pagsukat ng kung gano'ng kalalim ang pagmahal ng isang tao ay kung gano'ng kalaki ang sakripisyo na kaya niyang tiisin. Ano pang hilig ni Loren? Maliban sa, okay, politika, hindi nahilig yan. Biyahe, ang biyahe, tours, yan ang kanyang magusto sa lahat. Not really shopping. As a matter of fact, mas malaking kinikita niya sa akin nung siya ay nasa private. Isang ngayon, magluto. Nako. Ne. Nako. Huwag ka magsisinungaling. Sabi mo na yung totoo. Kumanta. Kaya kami hindi na nalabas. Kaya hindi kami nalipat ng kinitiran. Sa paligid ng aming condominium, lahat ay restaurant. Kasi natatakot ako, baka magkahilig magluto ito, baka yun ay kamatay ko. Uy, bakit naman? Oo, pag masarap magluto asawa mo, madali ka mamatay. Kain ka ng kain. Baka daw kung anong iluto ko, dahil magprito lang ako ng itlog, sunog pa. So wala ka doon. Talagang wala ka doon. Mas anong hiligan ko sa pagluto, mahilig ako kumain, tumikim. Pero hindi marunong magluto. Pero tanong mo ako, puro ko mag-ayos ng magagandang bulaklak, bibili ako sa dalawa. Pero iba naman yung talent mo. Tapos mag-ayos ng bahay. Alas 12 ng gabi, kung may buwabalob, ano? Buwaba. Ano tawag doon? Basta nang gugulo sa bahay, maingay. Nambubulabog. Nambubulabog. Ayun. Nambubulabog. Ako yun. Pag-ilay po si Patarusa lang set namin. At nagpupunas-punas doon. So mahilig mag-ayos ng bahay. Pero balita ko, kumakanta ka rin eh. Sa banyo. Sa banyo. Nakama mo si Gog. Kopter pa kayong ano? Sa magic. Sa magic. Ako kumakanta. Oo nga, nagmamagic na si Gog eh. Siguro naman. Ano yung paborito mong kanta sa kanya? Panahon natin Mel and Jay, yung mga Carpenters, ba? Can we have a sample of that, no? What's on here? Paano ba yun? Talagang para sa kanya. Okay. Day after day, I must face the world. Well, I don't wait on. Wait, look at Jay. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. Good as no getting over that rainbow. Kumakanta lang ako sa banyo at medyo pag nauudyok sa programang Mel and Jay. Sabi nga nila sa showbiz, got talaga. Happy anniversary. That's a good naman. Thank you, Boots. A reply or a response? Nako. Siguro, isang bagay lang. Na ang totoo ay matagal ko na rin gustong bigkasin ko sa kanya at ngayon ko nasabihin sa programa ninyo. Hindi ko pa naaabot at naaarok ang lalim at ang lawak ng pagmamahal ko sa kanya. I'm still in my journey, kissing the depth and the bleed of my love for her. No. Ibig sabihin niya, the best is yet to come. The best is yet to come. And that goes for Mel and Jay. Ang gusto ko malaman, after 4 years here on GMA, where you belong, iba yun lang, yun pa rin ba slogan? Kasi nung 1978 na sa GMA na ako, where I belong eh. Yun pa rin hanggang ngayon, di ba? Anyway, anong secret or formula ng success ng durability ng Mel and Jay? Una-muna, no? So if you're talking on the program, no? We have been blessed with very good staff, no? And supportive management. 14 years, no? Yes. Talaga, kahit sa kabila, ang gagaling ng staff namin. Sa GMA, naku, magagaling din ang staff namin. And of course,